Sa gitna po ng labis na init ng panahon, matindi ang hirap ngayon ng mga nakakulong sa mga siksikang piitan. At sa mga paaralan naman, mahigit 1 milyong estudyante ang apektado ng sobrang init ayon sa DepEd. Saksi, sina Maki Pulido at Sandra Aguinaldo. Panay ang paypay ng mga estudyante sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco sa Maynila. Dagdag problema pa ang 2 buwan ng kawalan nila ng tubig. Dito sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco, dama ang init sa mga classroom lalo na sa third floor ng kanilang gusali. Kung kaya simula bukas, magpapatupad sila ng mas pinaigsing klase sa lahat ng antas. Ang klaseng umaga hanggang tanghali, hahatiin na lang sa 2 shift. Pagdating naman po sa hapon, kami rin po ay nag-provide ng kanilang asynchronous schedule kung saan bibigyan po sila ng mga karagdagang aktibidad ng kanilang mga guro. Halimbawa po ay ang kanilang mga learning tasks, activity sheets na kanilang gagawin sa kanila pong mga tahanan. Sa katabing Senador Binigno S. Aquino Jr. Elementary School, pinag-iisipan na ng pamunuan ang mga dapat gawin. Tuloy ang face-to-face classes doon kaya tinitiyak nilang may sapat na tubig ang mga bata at di ganong naiinitan. Binibigyan ng layang magdesisyon ang mga principal sa Maynila kung anong kailangan gawin pag sobrang init ng panahon. Pwede tayo mag-online pag sobrang init na talaga. Sa Valenzuela, may bagong class hours na ipatutupad ang LGU para sa buong buwan ng Abril. 3 araw na face-to-face at 2 araw na modular o online class. Sakop niya ng lahat ng pribado at pampublikong paaralan mula preschool hanggang high school. Ang mga daycare, online class daw muna lahat. Ang tertiary level naman, sa umaga lang ang face-to-face class sa mga pampublikong eskwelahan habang online o modular na sa hapon at gabi. Pero ang pribadong universidad, maring magpatupad ng sariling patakaran. Yung init ng pag-commute, yung gastos ng pag-commute, yung exposure sa health risk natin, yun po ang naiiwasan ho natin. Sa Lapu-Lapu City, hanggang April 12, suspendido ang face-to-face classes ng elementary hanggang high school. Ganoon din sa Liloan at Talisay City sa Cebu para sa public na preschool hanggang senior high. Sa Minglanilla at Cordova, until further notice, walang face-to-face classes sa parehong public at private. Ilang student-athletes naman ang hinimatay at nahirapang huminga sa Bacolod City. Ang dahilan daw, init. 700 ang nakakulong sa gusaling ito pa lang ng Manila City Jail. Giniba na mga selda at mga kubol kaya siksika na lang sila sa sahig sa gabi. At sa tindi ng init, ngayong tag-init, kulang na kulang ang ginhawang dulot ng industrial fan. Baka ma-headbend akong bigla kaya babasa ako na 1 galon na tubig lang, ayos na para ma-presyon lang ang katawang ko. Mabuti na lang at wala pang nagkakasakit sa tindi ng init sa panahong ito. Kahit pa mahigit 3,000 na ang nakakulong sa pasilidad na para lang sana sa mahigit 1,000. Dine-require namin yung mga PDLs natin to regularly take their bath, maligo, hindi lang once or twice. Sa buong bansa naman, umabot na sa 334% ang congestion rate o mahigit triple ng kapasidad ang mga nakakulong sa mga city jail. As early as first quarter, nag-procure na po ng gamot. Ipinatraining natin lahat ng jail nurses sa summer-related diseases. Pag i-ensure na meron tayong water supply. Siksikan man sa karamihan ng mga city jail, kahit papaano, lumuwag na raw ito. Resulta raw ito ng decongestion plan ng DJMP tulad ng plea bargaining agreement para sa mababang kaso ng illegal na droga. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.